concerning Barnabas. Amen? So we will study Barnabas today. And you have to open your Bibles on Acts chapter 4, verse 32 to 37. Acts chapter 4, verse 32 to 37. Acts chapter 4, verse 32 to 37. Pag-aralan po natin ang taong pangalan po ay sa Tagalog, Bernabe. In English, Barnabas. Amen? Amen? Acts chapter 4, verse 32 to 37. If you're ready, say amen. Amen. The Bible tells us, verse number 32, and the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither he said any of them that all of the things which he possessed was his own. Can you imagine when God's people are full of faith, everything that they have, they know that it belongs to God. Amen. But they all had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great mercy was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Acts chapter 4, 32 to 37. I will not be preaching tonight, but I will be giving you a lesson concerning Barnabas, which is, of course, named Joseph and surnamed Barnabas, which means the son of comfort or consolation. Yung po pag-aaralan natin. Now, the lesson was not prepared by me personally. It was prepared by a pastor, Pastor Art Cole. But I thank the Lord for him and this lesson that it may be a blessing to us tonight. Amen po ba yun? We cannot finish everything about this, but I hope we can learn from the life of Barnabas as we would continue this on the next week. Okay po? And the verses that we have read was about Joseph. Okay po? And the apostle surnamed him Barnabas, which means the son of consolation. What is consolation? Consolation is defined a comforter and an encourager. Okay, po, yung po ang pangalan ni Barnabas. Also translated into the English, exhortation. And this, ladies and gentlemen, was an earned name. It was a name given by the apostle to Joseph that he had earned by his example. It was kaya ang pangalan niya ho, Joseph, nadagdagan dahil sa kanya mo galing. Are you with me? And he was named Barnabas because of his testimony. That's the first thing we learn about Barnabas. He is that he's a believer. He exhorted, encouraged, and comfort others. Ano ho, tinawag po siya ng Apostol Pablo na anak, ano, na ng consolation, ng comfort. Dahil po sa kanyang pagtotoo. Okay po ba yun? One good thing about us, ladies and gentlemen, is that when God gave us salvation, He gave us also the power unto good works. Open your Bibles, please, to the book of Ephesians, chapter 2. Ephesians, chapter 2, verse number 10. Ephesians, chapter 2. Kisa natin sa verse 8, of course. Ephesians, chapter 2, verse 8. If you're there, say amen. Amen. Ready, read. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So that's free. Not of works, lest any man say. So kanina mo, ang kaligtasan hindi sa gawa, ang kaligtasan hindi sa kung ano magagawa ng tao, ang kaligtasan hindi sa grasya. It is a gift of God. Listen, tonight, if you're saved tonight, you did not pay for your salvation. There is no amount of anything in you that contributed to your salvation. Ang kaligtasan mo at kaligtasan ko ay buong regalo ng Panginoon. Tinanggap lang natin ito, mga kapatid. Amen? It was a free gift. But on verse number 10, it says, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So, ngayon naman naligtas tayo, God has given us the power of being saved to be
a beacon of good works. Maging tagapag-ilaw tayo ng mabuting gawa. Let your light so shine before men that they may see your good works. Hindi tayo naligtas dahil sa good works, pero tayo niligtas para sa good works. Is it clear? Okay. Hindi ka naligtas dahil sa good works, by grace. Pero iniligtas ka para sa good works. So that, kaya mali yung, saved naman ako kahit anong gawin ko. No way! If you're really saved, you have to understand, you are saved unto good works. Okay, okay. Dapat kagaya po ni Joseph, ni Barnabas, of which his salvation became way para sa maging mapangalan ng Barnabas, son of consolation, there is also something in you as God's child to be a light of good works. Yung pa sa atin siguro, kagaya ni pangalan ng mga babae sa Romans, I forgot his name, na Socor, ano? Forgive me, I forgot it, but there was a lady, I preached about her one time, concerning the lady who brought the letter of Paul to the Romans. Siya po yung nagbigay ng letter niya, and she was called the Socorer of many. Ang ibig sabihin ni helper of many. Ang alam mo, Brother David, sino siya? Si Phoebe. Yeah. Phoebe was a lady in Romans, which is a Socorer. Okay po, of many. Marami siyang natutulungan. Every Christian or every prominent people in the Bible has something na makikita po natin talagang they were created by Christ Jesus and the good works. Timothy, Paul's son in the faith, he is also a comforter. Si Epaphroditus, ano po, yung nakaraan na pag-aralan natin, si Onesiphorus, he's a good friend of the apostle Paul. Hindi mo siya kilala sa maraming talata, but by his testimony. So, Barnabas as well as a child of God, there was something in him that has been alive and that gave him a name, a new name. Ano ho? Nakinala siya sa kanyang patuto na siya ay son of consolation, encourager siya, mga kapatid. So, dapat sa church natin din, baka nakita ka ng isang mananampalataya na pag nakita mo palang, alam mo na na may blessing, kalimutan na natin yung mga negative dahil lewat naman tayo meron. That I hope and pray that as Christians, makikita sa ating kagaya ni Barnabas, yung tatak ng ating pagiging ligtas. Amen po ba yun? Okay ho. And Barnabas was one. The word was consolation. That means comfort, encouragement. Sabi po dito ng Bible, he was a Levite. Siya po ay nasa lahi ng mga pare ng mga Udso. He was as a Jew of the tribe of Levi. Barnabas was from Cyprus. Cyprus is a country that is actually an island. It is the closest island to Israel. I drink a favorite grape juice drink, ano mo, and it is from Cyprus, ano mo, yung pure grape juice, doon ang gagaling, it is near Israel, ano mo, andun po ang bansa o bayan ni Barnabas. It is about 250 miles from Jerusalem. Barnabas was a landowner, and listen, he sold his land. In this time, I believe it is customary. So may rapat po tayong gawin yun, wala tayong may bebenta. Okay ho? Pero just like to imagine, if we would do it, and di naman tayo lahat may lupa, would somebody here who owns a land would sell it? At paghati-hatiin natin? Of course we can, but of course we don't practice it. Even in the last part of the New Testament, we can find the believers doing it. It was practiced in the first century church. Dahil sa kanilang mananampalataya, naging pantay-pantay yung kanilang kayamanan kasi yung mga mayayaman, binenta yung lupa nila. Tapos sabay pinagpantay-pantay sa lahat at sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Lahat ang sa binasa natin, lahat ng kanila hindi nila hinahin kanila. Are you with me? Lahat ng kanila hindi nila hinahin kanila. So that's how they were in the first century church. And Barnabas was one of those landowners. Medyo mabigat na lang. Pag ikaw yung mayroong napuhunan na, lalo alam naman mo natin ang halaga ng lupa. Ito ay palaki ng palaki. But Barnabas was one of these few people there who owned lands and sold it. Binenta po niya ito. Okay po? He was a landowner. He sold his land and brought the money to the apostle so that he could use it to make distribution to those who were in need. This is a picture of perfection.
This is a picture of perfection. You see that in Matthew when the rich man went to the Lord and asked, "Good Master, what shall I do to inherit eternal life?" And then the Lord said, "You know the commandments. I have done that since I was born. Since I was a child." Sabi ni Lord, "Okay, kung totoo yan, benta mo nga lahat." Nagkakaroon kami minsan ng binuan ng mga nagkakaroon mga pagkakaibigan ko. So, "Oh, ganda naman ang ano, miss na miss ka na namin." Sasabihin niya, "Kung totoo nga yan, hindi ka bera." I mean, sometimes giving is really an act of sincerity. Are you with me? It is an act of sincerity. Sabi nga nila, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede tayong magbigay ng wala namang pagmamahal. Kaya-kaya ng mga politicians yan. Okay ho? But never can you love without giving. Because a sincere heart would really flow from a generous person. Ano ho? Yung sincerong pag-ibig makikita sa isang tao sa kanyang pagiging generous. At yun nga po ang naipakita ni Barnabas. He showed that picture of perfection. Pag sinabing perfect, hindi sinless perfect, for we know that all have sinned. But perfection in the Bible means maturity, means pure or full Christian growth. Talagang tunay na lumago itong si Barnabas. Are you with me? Hello? Kinakilala siya sa ganitong uri ng pagbibigay. He was willing and he even really sold his land for the distribution for the saints. It is often excruciating for people to live who are poor and never have enough to meet their needs. But it is a great comfort when someone comes along and gives to their needs. It is consoling. Yun nga po, ano ho? So Barnabas is something that would really fill some emptiness in others. Ano po? Yun ho si Bernabe, mga kapatid. That is one of the reasons why Barnabas was called the son of consolation. So ladies and gentlemen, we should not imitate, but really follow the Lord. Let us really live the life that God wants us to live, and you will see yourself filling the needs of others. Amen? Ikaw yung nakakatulong sa pangangailangan ng iba. Hindi lang ikaw yung laging kumukuha ng pangangailangan mo sa iba, but as a Christian, we should have that kind of attitude that we are the ones, ano, of filling the needs of others. Of course, kaya nga ito talaga dapat ang selfishness yung issue natin away. Mas kaya nga, selfishness. You've got to let go of selfishness if you're a Christian. And as a Christian, you have to ask yourself, what have I done for others? What have I done for my fellow believers? What have I done for the community? Ano? Kaya siguro kanina umiiyak yung anak ko. Yung water gun ko, yung water gun ko. Alam niyo yung mga larawan niya na hindi niya hinahanap. Get it back. Sabi niya. Tapos dinadamdam niya kasi yung mga sword niya marami. Yung naibigay ko na. Sabi niya, "Please buy me a sword because I don't have a sword." At nakahihindi na siya. But I'm explaining to him, anak, meron pa mga larawan. May mga bata, walang larawan. Walang magulang, walang larawan. Yung mga dami mong larawan, ayos pa, binigay natin sa kanila and they are enjoying it. Lagi kong pinapahintindi sa kanyang bata, para pag naging Christian na siya, at na-save talaga ng totoo na sa tamang edad, alam niya na, hindi na mahirap sa kanya. That's what a Christian ought to do. Okay? We have to teach selflessness to our family. And before you teach selflessness to others, you have to teach yourself to be selfless. Okay po? So men, especially the men, and if you're a preacher, you have to know that. I have learned that leadership in ministry is not really being the top, but being a servant. Leadership is servanthood. Okay po? So, let us be like Barnabas, somebody that will feel the needs of others. Amen? Ask yourself every time, what have I done? What can I do for others? What can I do for my church? What can I do for my family? What can I do for my wife? What can I do for my kids? What can I do for my country? I am a child of God. Amen? So Barnabas was an encourager. Barnabas was a son of consolation.
Second thing, in Acts chapter 9, verse 1 to 22, a bad guy got saved. A bad guy got saved. And you know what was that? He was the Apostle Paul. Amen? Si Apostol Pablo po ito. Si Apostle Paul po ay isa sa mga Pharisees. Siya po ay lawyer. Are you with me? Uh-oh. Alam niyo naman naman lawyer, mayroon kalabanin sa mga batas siya kasi silang nakakaalam. At sila po ang gumagawa ng paraan para ipakulong lahat ng mga Christian. Paul, sabi ng Bible, was making havoc to the church. Nang gugulo si Apostle Paul, he was doing his job faithfully adhering doon sa Judaism. Doon sa paniniwala niya. Kaya pinapulong ang lahat ng Kristiyano. Can you imagine yung kamag-anak mo ipapakulong? Ako ipapakulong yung mga mahal natin sa buhay ipapakulong mo. Ikaw ang ipapakulong ni Apostle Paul. Then suddenly you would see him in the church. Hello? Where is that for grace? Ito naman na kanina, bagay-tabagay sa Apostle Pablo sa ating lahat. Kung wala ang grasya ng Panginoon, asa na ang Apostle Pablo, asa na ang Romans, Ephesians, Philippians, Colossians. It was the grace of God that changed that kind of man. Kaya wala ko tayong dapat sukuan na tao. Kung meron kang pinag-pray na naliligtas, the Apostle Paul got saved. And after so preach and prove that Jesus was Christ, he was opposed by the Jews. But somebody, Acts chapter 9, let's end here, Acts chapter 9. Acts chapter 9. Amen. Verse 23 to 28. If you're there, say amen. Amen. Ready, go. And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him, but their laying away was not of Saul, as they went to gaze day and night to kill him. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. And when Saul was come to Jerusalem, he was taken joining some of the disciples, but they were all afraid of him. And believed not that he was in... Nakita niyo, hindi lahat naniwala sa kanya. Hindi ko mamamatay pa. O, huwag kayo sipa ito. The first time I met missionary Ezekiel Mi, yung pong Vietnamese, I was afraid. Sabi ko, baka sipa ito. Bigla ako nitong pagdating sa Vietnam, baka bigla ako nitong... Kaya sinecheck ko sila, meron kami ni Sujante, Chinese din, makakakaw mga naging spy ko sa mga missionary na nandun sa... Kasi bensa niya maraming pinapadalang missionary. Nakakatakot mga kapatid, pag nakakita tayo ng ibang lahi, ano, hindi natin alam kung paano eh. Ganun na nangyari kay Apostle Paul, are you with me? Hello? Okay? And the Apostle Paul got saved, marami siyang napakulong, kaya yung pagdating niya sa church, iwasan lahat yung iglasan eh. Patay mo din kayo mga lalaki. Baka yung tayo niya. Baka kunin yung mga lupa natin yan. That's what they do. That's what they did. But look at the Barnabas here. The believers were afraid, but Saul escaped to Damascus and finally ended up in Jerusalem. Barnabas took him and brought him to the apostles. Barnabas had already earned the trust of the apostles when he presented Saul to them. He was received and continued with them, going in and out of Jerusalem. Barnabas shared Saul's conversion testimony with the apostles and told them of the great work Saul was doing. Sorry for what I said a while ago, it was not Paul who named him Barnabas. He was already Barnabas when he met Saul. So it was the apostles, the 11 apostles who named him Barnabas. But here, it was him who took Paul as a friend. Hello, are you with me? Uh-huh. Who took Paul as a friend? It's hard to judge people. Pero kasi sometimes iba yung character ng mananampalataya. Hindi naman sinabi na hindi tayo. Ingat, baka mamaya kasi nagbibili-believer lang yan. Ano mo, meron ako nakausap na pastor kanina na nakawad sila ng kanilang kasambahin ng milyon. Doktor yung asawa niya, tinagayan sila ng milyon. Ang hirap kasi magtiwala, but God can provide. Dahil ba doon, sasabihin mo, hindi, wala na akong papagsilin talaga. Hindi ko na talaga lahat siya niya. Ano? No eh. Of course, hindi rin naman doon sa art, kaya nga balance talaga. No? Hindi naman doon sa point na lahat ka lang, pinagkatiwala ko. Na lahat na lang, parang tinuturing mo Joseph, pati ko si Potiphar. Na lahat ng pag-aari mo, ipagkatiwala mo sila. Maging maingat ka rin. Maging maingat ka rin. Pero sana, huwag yung pag-iingat na yan na magsara ng pintuan ng pagiging mananampalatayang halimbawa. Na ikaw yung mananampalataya na pwedeng kausapin.
Ikaw yung mananampalataya na pwedeng makapanalangin. Ikaw yung mananampalataya na pwedeng maging kaibigan. Of course, iniiwasan natin yung lalaki at babae na parehas pinatala. Hindi talaga naman nagpre-pray lang kami lagi, kaya nagsosolo kami sa kwarto. Hindi po yan. Of course, we are against it. We protect our young people. Are you with me? Hello? Kaya hindi natin pwede payagay isang lalaki sa babae, magpapangon sa sumwini, nalang lang sila. Okay, kailangan may mga kasama. Pero mga kapatid, yung parehas kayong lalaki sa church, meron tayong mga bangon lalaki sa church, they need somebody that will be a help to them, that will be a friend to them. May mga babaeng papasok sa church, huwag naman na parang naupo lang tayo, baliwala lang sila. Barnabas won't do it. Barnabas, even to the extent facing somebody who was a persecutor. But this, in spite of that, he became a friend. Amen. Amen? So every Sunday, visitors will come, and if they are saved, try to be a brother and a sister really to them. Even sa mga bisita natin na hindi pa naliligtas, na kailangan makakilala sa Panginoon. I mean, they need fellowship. They need a friend. They need somebody that will they really call sister and brother in the Lord. Okay. Hello? Bawal po sa church yung hindi namamansin. Okay. Huwag naman yung... Kami yung over the door. What? Huwag naman ganun. Diba? Amen. Amen. Yung mga parang tapat ng linala pati sa kamay mo talaga. Handa kang magpakita na I am a sinner saved by the Lord. You are a sinner saved by the Lord. We're brothers. Amen. We both have the grace of God flowing in us. Amen. I am here as a friend for you. That was Barnabas to Paul. Si Paul na ilag na lahat. Kasi pabalay mo yung iba doon yung pamilya niya na ipakulong ni Paul. But somebody went to him and said, Brother Paul, I am Barnabas. Amen? I am your friend. Let me take you to the apostles. Amen? Are you with me? O, tara, punta tayo kay first topic. Mag-pre-pray ka ba? May late hour ba tayo? Halika, may kailangan ba mo? Halika, punta tayo kay John. Be friend. Amen? Hey. Kumusta ka? Kailangan ba ng prayer? I will pray for you. Magpagkwentuhan kayo, huwag agad aalis, hindi, pagkatas ng church, uy na po ako ha, alis ka lang agad. Well, try to find somebody that you will fellowship with. Okay. Try to find somebody that you can talk to about your Christian life. Fellowship is great, amen? Amen. Hello? Amen. So try to find a friend. Amen? O yung Facebook, pagkita natin, makatata. Again, huwag yung binata, katas na po, so eh, sabi mo, friend pala. Eh, mga girls, sabi na friend ko. Okay lang yun. Pero dapat maghanap ka ng kapwa mo lalaki na maging kaibigan mo, kapwa mo babae na maging kapanatagan mo ng loob na magagamit ninyo ang inyong pagkakaibigan sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Barnabas had that courage to be a friend to Paul. Amen? So be a friend to others. Amen po ba? So what a lesson we can get from Barnabas. Marami pa mo na mapapag-usapan po natin. I hope next week, let us share this night together learning from the Bible. Amen?